Good morning. What are you eating? Yolk. Bread. And egg. Yung yolk yung gusto niya talaga dyan. Anyways, good morning guys. It's 9:35. Si Zep naman ang nagpaluto ng hash brown. So, yeah. Ba ako nakapag-workout. What? You're not getting the bread. I'm not getting the bread. Ito talaga to. Wait nga. Ayun na nga, dahil late akong nagising na. Kaming lahat, actually. Alas 9, mala nga. Ipatit sila Zip, alas 9 din nagising. Usually nga, hindi mga 7:30, 8 o'clock nagising na. Ang tawag dito? Stress na ako, natulog. That's bad. Pero kasi diba nag-nap ako ng 2 hours kagabi. So, hindi ako inantok. Sabi ko, iyaano ko. Ang ginagawa ko na kasi, noong mga araw na maaga ako natutulog, either ini-edit ko na yung vlog sa gabi para pagkagising ko, i-export ko na lang. Kasi yung exporting, yun yung matagal. That would take 1.5-2 hours, depende gano'ng kahaba yung vlog. So, kagabi, in-edit ko, tapos in-export ko sa'yo po kasi nga, bago late naman ako matutulog. Yun, inabot naman ng ano, tagal. Ay, hindi rin kasi may pinanood ako. Yung tinapos ko yung documentary na The Family I Had. Tapos, yung, meron akong isa pang pinanood na One Killer Punch. Ah. Let it set, see for a while. It's still good. Ha? Ah. Yeah, it's okay. Why are you doing it around? What's it around? Hey, don't put your pencil there. What's it around? Is it yellow or brown? Anyway, so sabi ko, mag-workout na lang ako. Kaso nga lang, magluluto pa ako. Medyo, ano, diba? First time ko lulutuin yung burger steak na yan. So, feeling ko matrabaho kasi mapiprito. Pagagawa ka ng burger patty, gawa pa ng sauce. So, hindi ko alam kung mag-workout ako pag-uwi or mamaya pang hapon. But today, meron tayong imi-mail. Meron ako na benta yesterday. Alam nyo, if you've been a long-time follower since 2014, you know last time na nagbebenta, nung nasa Pilipinas kami ni Zev. Kasi dati, di ba, wala pa kami independent pass. Hindi pa nga ako buntis kay Zach nun. Nagbenta ako ng mga IKEA high chair, tas mga basta mga baby-related sa IKEA. So, ito yung cushion cover ng high chair ng IKEA. Sobrang stock. Parang matagal na stock na yan. Tapos naisipan ko na lang siyang i-post sa carousel tsaka sa Facebook. Wala pala siya tayo sa carousel. Sa Facebook marketplace. Tapos kahapon, merong foreigner na taga dito. Puti. Minessage nga ako na bibili niya. Walang tawad-tawad, walang earner. Bayad siya kagad. So, kasi yung isang beses may tumatawad sa akin. 7 kong binenta. May tumatawad ng 5. Sabi ko, hindi. 7. So, yun. So, nagbayad na siya. Kaya mamaya, pagkatid ko kay Zeb, diretso kami na post office para i-send. So, yeah. Good morning. Happy Monday. Monday again. We're off to school and it's raining. Kainis. Pero buti na lang, di siya malakas na ulan talaga. Carry bells lang na makapunta pa kami ng post office after. We're almost there. We're home. It's 11:45. Napadala ko na yung aking package. And iniisip ko pa ngayon kung magluluto ba ako or mag-exercise muna ako. Kasi sabi ko, pag pinagmamaya ko pa to, parang baka hindi matuloy. You're eating circle snacks. Yeah. Kasi ito, nandun kami sa sabi mo, I'm so very hungry. E pa yung kumain naman siya ng breakfast, maano niya lang. Kasi kapag yung way namin, hindi yung way papunta sa pauwi ng bahay.
pag nakita niya iba yung daan, sabi niya, are we gonna eat? I'm so very hungry. So, nung after namin sa post office, kasi katapat lang nun, malapit lang dun yung hawker, na binibilan ko ng siopaw. Ako, you want siopaw? Yeah, yes daw. Kaso, pagdating ko dun, ubus na ang siopaw. Ewan ko ba naman, nakagaga pa. So, sabi ko yung waffle na lang. Isip ko, bibilan ko na lang siya ng blueberry waffle. Kaso sa mall yun, umuulan. Tapos alam mo yung dudulas-dulas na nga ako sa paglalakad. Ayoko talaga naglalakad ang umuulan kasi natatakot ako madulas. Pagkatapos ko siyang offera noon, nagbago yung isip ko. So instead na kumaliwa kami pupunta sa mall, kumanan ako pa uwi. Tapos so, pag malapit na kami, sabi niya, where are we going? Sabi ko, we're going home. Oh! Tapos sabi ko, bigyan ko na lang naman. Circles na. Para manahimik. Tapos, yun, hindi ko pa alam kung mag-exercise na isa ba ako. I'm dreading my exercise today kasi, diba, wait. Yung nasa program ko today, ano, wait. Kaya I'm dreading it kasi dun sa beginner program ko, dalawang exercise, isang 20-minute beginner mobility something, and then isang 10 minutes abs workout. Tapos yung separate workout kuman for the abs talaga, 15-minute standing abs workout. So parehong exercise na naman yung involve yung abs. Pero sabi ko, gusto ko to, ginusto ko to, gusto ko magka-6-pack. So, kailangan kong i-push. So, tinatamad pa kasi ako mag-binis eh. Okay. Should I work out? It will take ilang minutes pareho? 20, 10, 15, 45 minutes. Okay na. Okay, push. My goodness. Natapos din. Grabe, buti na lang. Yung mobility workout, okay lang eh. Kasi parang mostly stretching. Ang target niya is ankle, shoulders, wrist, and hips, ganyan. Tapos, yung isa, diba, 15 minutes. Buti na lang ha, magkaiba. Kasi 10 minutes. Abs workout na puro nasa floor. Tapos yung isa, 15 minutes standing naman. Kung pareho yun on the floor, oh my goodness. Mas mahirap kasi yun nasa floor. Gusto ko may planking. Anyway, I'm gonna start cooking na. Madali na ako. Kahit man lang maiprito ko na yung mga patig, mamaya na yung soso. Let's do this, guys. Parang naiingit ako sa pagkain nila, guys. This smells so good. Hindi ko pa nga nagagawa yung sauce. Ito pa lang, ano, yung burgers pa lang. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, et, maliliit. Tapos, si Daddy, hindi pa rin yung nakakain yung kanyang... Kala ko pa niluto yun, yung belly na nakababad sa marin. Diyan pa rin sa ref. So, just in case, meron siyang backup na pagkain. Pag nabetan ko kumain ito. Kasi, ang mga-mga. Tapos, na-imagine ko na yung gravy. Na-shop ko na yung mushroom. Ayan. Feeling ko matatapos ko naman siya. It's ano pa lang, 1:25. Feeling ko matatapos na ito. So, pagdating mamaya, kakain na lang. Yan ako muna dito. Nanonood ako ng vlog ni Judy. Minute ni Benji, si Simon and Martina. Kung napanood niyo na yung vlog ni Judy, then you know who I'm talking about. Nakasubscribe din ako kay Simon and Martina. Na natuwa ako na nakita ko sila together. Wala lang. Anyway, yeah. Ang food ko pala kasi ngayon ay salad lang. Nag-ano na ako ng halloumi cheese. Namiss ko na yung halloumi ko. Yeah, nag-fry na ako para sa salad. Hindi ko sure kasi kung okay na yung avocado. Kung meron ako mabubuksan. Tigas eh. Meron ako mabubuksan sana mag-avocado toast din ako with salad. Pag hindi, salad. Saka baka kumain na ako nito. Baka. Without the rice. Yes. Or mamaya mag-boil din ako ng kamote. We'll see. Okay. Guys, ang sarap. Ingit ako. Ang dami mushroom. And ayan, walo lang. Tignan natin kung gano'ng karami makakain nila Zeb ngayong lunch. Feeling ko naman, kakasya yan.
Okay. It's 1:45 na. We need to go. Magsusuot pa pala ako ng damit. I forgot. Come on. We're home na, guys. And I was so looking forward to eat na nga. And for them too. Excited ako para sa kanila kumain. And then I remembered, hindi pa ako nagsabi. Napaka-fail ko talaga. So yeah, pero at least now I have time to prepare my salad. Hindi na ako makapag-antay. Oh, I told you it's hot. Blow it. Pag-antay. Okay, try. You want? Okay. I'm gonna give you. And this is mine. Salad. And yung tiranisa kanina. Hindi niya inubos. Okay, I'll give you. Wait. Okay, alas 4 na. Niisip ko na hindi pagnapin kanina, pero I changed my mind. Magnap na lang. Baka nga pati ako makatulog eh. We'll see. Okay. Hey guys, good evening. Oh, take it off. It's ano na, 6:10. Nakatulog ako mga 45 minutes. Buti nga nalimpungatan ako kasi ayoko makatulog ulit ng 2 oras kasi may hirapan na naman ako matulog mamayang gabi ko. Yes, yes, yes. Kaya yun. Sakto naman, nung pag-alimpungatan ko, biglang may text din si Daddy. Kaya talaga, I had to wake up. Nagtatanong ko anong gustong merienda. So, and andun siya sa ano, andun pa siya sa may mall, sa may Payalibar. Isang bagong mall doon. Nagtingin ako ng directory. Mas marami doon kainan eh. Hindi pa nga kami nagpupunta doon. So, dapat pa kami doon. Anyways, pero yung pinabili ko, kasi since gusto naman nila Zip, marami silang nakain dun sa burger steaks. Ako, ayoko silang pakainin na yung to the point na hindi na sila makakapag-dinner. So, may nakita akong store ng mga egg tart. Merong classic, merong cheese egg tart, chocolate egg tart, tsaka blueberry ka. So, sold out na yung blueberry. So, yari kay Zach. Kasi habang nagbabrowse ako, gising na si Zach eh. Wala rin isang oras yung tulog ni Zach. Ewan ko ba? So, ako nagbabrowse ako, gising siya, nakita niya. Sabi ko, you want blueberry? Sabi niyo, udo. Tapos sabay, wala rin. No, daddy's coming home na and he bought something. What? We have to wait and see what did he buy. So, yun. Tapos, hindi ko alam, nagbukas na pala, nag-open pala ulit yung Gongcha dito. May Gongcha sa Pilipinas, di ba? Di ba nagsara kasi lahat ng Gongcha branches dito sa Singapore kasi nagka-problema dun sa franchising. Tapos napalitan siya ng Singapore-based na bubble tea place na Liho ang pangalan. Hindi ko alam na bumalik pala yung Gongcha dito. Siyempre, siguro iba na yung nag-franchise, ganun. So, meron dun sa mall na yun. Tapos, nakita ko ano, meron silang bagong flavor. That's a healthier choice. Meron silang pinopromote dun na healthier choice eh, na mga bubble tea. Tapos yung pinabili ko, purple sweet potato milk tea. So, I'm excited to try that. Okay, ano siya? Zero sugar added. So, sana masarap. Okay. I'm excited to eat. Ayan, coffee and tarts. Ooh. Look, Zach. Wow, what do you want? Zeb, you want? Look. Zeus. Yummy. Oh, yeah. Chocolate. Chocolate. Blueberry. You want to eat? Want to eat? Okay. Ayan yung purple sweet potato. Na. Dikman natin. Hey, what that? Okay naman. Walang ano. Walang pearl. It's purple sweet potato. Huh? I don't want to try it. I want to try that. Okay, Zach, we'll try it.
You like it? Ayan, it's 8 o'clock na, and nakaligtas na naman tayo sa grocery today. Kasi kanina pa si Lazeb tsaka si Zach, actually mostly si Zach, nagngangangawa for Yakult. E, ubus na. Masabi ni Daddy. Ayun na nga, ang hirap na pakainin kasi kumain nga nung egg tart. Ang hirap na pakainin ni Zach din kasi dalawat kalahat eh. Si Zach nung egg tart. So yun, so pinipilit na nakumain. So binigay, parang inanuhan ni Vince ng condition na you eat your food and then we will go and buy. O di yun, di napasubo siya go and buy. Sila yung nag-grocery. So sabi ko, it's only 8 o'clock. Actually, medyo kanina pa sila lumabas. So yung hindi nila naubos na pagkain, ako na yung kumain. So yung napakanin tuloy ako today. Ko, pero medyo konti na lang naman. Anyways, dessert. Buhay pa, guys, yung Tokyo Milk Cheese Factory na biscuit, diba? So, ano naman, sulit naman yung 38 dollars. Kasi talagang tipid na tipid naman kainin. Nakakalimutan ko rin kasi doon pa rin siya nakalagay sa upuan sa may dining table. Maliligo na ako para mamaya kapaligo ko na rin yung dalawa. Ayan. Sana medyo maaga matulog kasi saglit lang yung nap nila eh. Yeah. Naghahanap nga rin pala ako ng ways para nag-search ako sa Pinterest paano mapabilis ng paghinog ng avocado. And yung pinaka-trick na nakita ko is ilagay sa loob ng brown paper bag. Wala kami yung brown paper bag. Tapos, pwede rin daw samahan ng isang apple or isang saging para mapagbili. Kasi there's something to do about the gases na nire-release ng fruit na yun na napapabilis yung pag. Pwede rin actually sa plastic pala. So, nagpabili ako ng saging kay daddy. Para mabilis naman ano. Kasi abutin na naman ng linggo yun. Yun. Anyway. So, yeah. Hi, guys. So, yeah. It's 9:12 and I'm watching. I think hands down, do you agree with me? Hands down, Ryza, the best sa pagme-makeup. Alam niyo parang ang simple-simple na ginagawa niya, parang super doable. Pero pag ikaw na yung gumawa, ang layo. Kani mag-makeup ni Ryza, galing sobra. Sobra. Bilib na bilib ako sa kanya. Anyways, so we're gonna end the day. Sila Zip dun ay nagpe-painting. Kanina pa niya akong pagkagising pa lang from nap, painting. Sabi na gusto mag-paint. Tapos bago umalis, bumunta na sila ng grocery. Sabi niya, Daddy, can I just paint first before we go out? Sabi ko, go na. Ako magdalawang isip pa si Daddy. Pag uwi, ayun, yung ba rin ang bukang bibig. So, okay, pinagbigyan ko na ang painting. Anyways, yeah. Natin masyadong ano today, no? Nothing major today. But, I am so excited because tomorrow is my, tama ba? Rest day ko nga ba bukas sa exercise? I think so. Nilook forward yung rest day, ano? Ang nakakatuwa kasi pag nagsabay sila ng rest day, mas masaya ako noon pag sabay sila ng rest day. Yeah, I'm rest day tomorrow. Yay! So again, sa mga very helpful to sa mga bago sa channel or ngayon nyo lang nalaman yung nag-workout ang lola nyo. Kasi topic namin ni Mag kanina habang naliligo ako is about itong pag-workout. Kasi ini-encourage ko si Mag, sige, mag-exercise ka na rin, ganyan. So itong HasFit, this is not sponsored by the way or whatever. Na-discover ko lang yung HasFit na YouTube channel because of Debbie. Ito si HasFit. Yan. So, meron siyang app. Tapos, dito sa baba, merong programs.
So yan, pwede kang mag motive home athletes plan, foundation beginner workout program, 14-day jump start. May mga description naman kung ano yung excuse me, kung ano yung mga workout na yan. So ang finalo ko is itong foundation beginner workout program. So this is to build foundational fitness while burning fat. Yan, tapos yung 30-day ab challenge, enhance muscular tone and improve core strength. So yan, yung dalawang pina-follow ko. So pag for example, inopen mo yan. So yan, day 1 ganyan, 20-minute beginner weight training. So excuse me. Tagal. Try natin iba. O yung ginawa ko kanina. So yan, pag inopen mo, lalabas yung workout. So you can play dito sa app na to or dito sa phone. Pero kung gusto mo siyang i-play sa TV para mas malaki, di ba? Kasi kung gusto mo siyang makast sa TV, di ba? Pag yung may ganyang logo, excuse me, can you focus? Yun. So, pag may ganitong logo, di ba, ibig sabihin, you can cast ito sa TV kung meron kang Chromecast or whatever, kung ano man, kung yung wifi, yung TV nyo is capable to cast. So, kung gusto mong gawin yun directly from this app, kailangan mong magbayad. Para meron silang monthly fee or whatever. Pero, ang ginagawa ko na lang, so, yung title na yan, ng workout na yan, sinesearch ko sa YouTube kasi nasa YouTube channel naman nila yung workout. So, parang yung ginawa nila, yung program, yung mga specific, ano na, parang nilagyan nila sa playlist, kumbaga. Kaya dito ko na fina-follow kasi at least alam ko kung ano yung fa-follow ko, diba? Hindi yung basta-basta na lang doon, nandun ako sa YouTube channel nila, lahat na lang na makita ko doon, gawin ko, diba? So, at least ito, parang naka-playlist siya na merong target kung ano yung target mong, diba, gawin. So, ayan. So, yun yung ginagawa ko. So, inaano ko siya, search ko sa YouTube, tapos, from YouTube, tsaka siya kinakast sa TV. Parang, ang hirap kasi pag sa phone lang, tapos, kunyari, nasa floor, tapos atatayo na naman, tapos, alam mo, ililipat-lipat mo pa. So, pagtapos ka na, i-check mo lang, may check mark dyan sa gilid. Diba? So, yeah. Tomorrow, I'm on rest day. So, second week, 14 days na ako for tomorrow. So, 2 weeks na akong ko na pina-follow yung workout na walang palya and everything. So, I'm thinking of doing a fitness journey video separately dedicated doon. How I lost weight, ganun. Para magkikwento ako ano yung naging motivation ko, paano ako, how do I keep myself motivated. If you like that video, tell me. Pero kahit din yung gusto, gagawin ko. So, yun. Hinihintay ko lang third month, nung, basta meron akong iniintay na date. Sabi ko, pag na ganitong date, para makapag-post ako ng mga before and after. Buti na lang, diba, nabalik yung phone sa akin. Sabi sa inyo, may mga before and after shots ako dito. Ay, hindi, gagamitin ko na din pala yung last time. But, yeah, watch out for that. Yes. So, yun. Kung meron kayong mga questions pala na you want me to answer on that video, let me know, guys. Just write it down in the comment section below. Yes. Anyways, so yun. I'll say goodnight na, guys. Ang habang na naman ang dalag ko. I'll see you tomorrow. Thank you for watching. I hope you enjoyed today's vlog. And don't forget to subscribe to this channel and Zeb and Zach's channel. Bye, guys. Good night. See you tomorrow.